Dito talaga ako nagdadasal. Itong mga kwaresma, mahal na araw, dyan lang sa sacristy. Bakit? Ayoko dito. Hindi ako makapagdasal. Kayo ha? Yan pala sasabihin ko sa inyo. Yung mga bumisita dito, hindi niyo ako pinagdasal sa loob ng simbahan. Nagdadasal ako, magpapapicture kayo. Nagdadasal ako. May iba sa inyo, nagpapakumpisal ako, magpapapicture. Nangumpisal, makapagpapicture lang. Eh kapag nangumpisal ka nga, ayaw kong tinitingnan yung mukha mo eh. Kahit face to face na eh, iniiwasan ko. Tapos biglang, selfie tayo. Ha! Sa loob lamang ng 7 buwan, 3 sa mga mahal ko sa buhay ang nawala. Si Lola Nene, si Lolo Amang, si Lola Sunny, lahat sila close sa aming pamilya. Kaya napakalungkot talaga. But we were consoled with the thought of the resurrection. Na sila hindi nanantiling patay, na darating ang pagkakataon na kami pwedeng magkita-kita muli sa langit at hindi na magkahiwalay. Yun ang pag-asa na bigay ng muling pagkabuhay ni Kristo. Siya na mismong nagsabi, sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ngayon, hindi na natin ito dapat pagdudahan sapagkat yung sinabi niya mismo, ako'y papatayin, pero pagkalipas ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Yan ay kanyang napatunayan. So wala siyang hindi kakayanin. Lalo pat sinabi niya, pangangatawanan niya yan. Tandaan natin, ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo, Diyos siya! Lahat kaya niya. Diyos siya! Lahat ng sinabi niya, totoong talaga. Kamakailan ay may nag-viral na lamay. Bakit nag-viral? Eh, sa halip na malungkot, may nag-concert. Kaya maraming tumaas ang kilay. Kahit yung mga guhit-guhit lang yung kilay, tumaas din yung kilay. Dapat daw pinagluluksa. Ang sabi naman ng pamilya nung namatay, syempre, alangan naman yung patay. Eh yun kasi ang gusto nung namatay. Kaya yun ang aming ibinigay. Hindi ko po sila ipinagtatanggol. Ang sa akin lang, bakit ba natin binibigay, sinusunod ang kagustuhan ng patay? Kung yan ay patay ng talaga, o kung yan ay hindi na muling mabubuhay, hindi mo nasusundin ang gusto niyan. Iba? Ano ba naman ang mali niyan? Patay na! Pero naniniwala kasi tayo eh, na mayroong muling pagkabuhay. At ang batayan niyan, ang muling pagkabuhay ng poong may kapal. Ganon kahalaga ang pagdiriwang na ito. Yun ang pag-asang bigay sa atin ni Kristo. Gayon pa man, ang pag-asa ng muling pagkabuhay dapat ay hindi lang naman natin pakinabangan pagdating lang ng ating kamatayan. Sapagkat alam natin, batay sa ating karanasan, kahit tayo nabubuhay, nakakaranas na rin tayo ng iba't ibang uri ng pagkamatay. Yun lang iwang ka ng pinakamamahal mo. Pagkamatay yun. Yun lang nawalan ka ng trabaho. Kailangan ng pamilya mo. Kamatayan yun. Sumadsad ang negosyo. Kamatayan yun. Nagkasakit ka ng malubaong mahal mo. Kamatayan yun. Iniwan ka. Binaliwala ka. Kamatayan yun. Hindi nagtapos ng pag-aaral ang anak mo, ng mag-asawa, nakatagpo ng walang hiyang asawa. Kamatayan yun para sa isang ina, para sa isang ama. Yung iba nga dito, kahit buhay pa, parang patay na. Bakit wala nang gana sa buhay? Dahil sa dami ng mga problema, kamatayan yan. Hindi mabat ang simula ng kamatayan ay kawalan ng pag-asa. At kahit sino sa atin po pwedeng mamatay dahil sa problema. Lahat tayo po pwedeng malagay sa ganyang mahirap na sitwasyon. Kung yung kamatayan, sinasabi natin, una-una lang yan. Ganun din ang isang matinding problema. Una-una lang yan. It's just a matter of time. Kaya, napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Kristo sapagkat ang hatid nitong pag-asa ay hindi lang kapag tayo tegi na. Ang hatid nitong pag-asa habang tayo nabubuhay pa. Lalong-lalo na kung papatayin tayong pilit ng mga problema. The good news is this, ito ang gustong ipagkaloob ni Kristo sa atin. Kaya nga nang mamatay si Lazaro, sinalubong ni Martha si Kristo, na parang devastated din, parang patay rin siya, wala siyang gana kasi namatay yung kapatid niya. Ano ang sabi ni Kristo kay Martha? Martha, mabubuhay muli ang kapatid mo. Ano ang sabi ni Martha? Opo,
Alam ko pong muling mabubuhay ang kapatid ko sa huling araw. Sa huling araw. Ano sabi ni Kristo? Marta, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Alalaong bagay sabi ng Panginoon, Marta, kaya ako narito, hindi lamang para buhayin ang namatay na kapatid mong si Lazaro. Kaya ako narito para bigyan din ng buhay ang buhay mo. Kaya hindi natin kinakailangang mamatay muna bago maramdaman ang biyaya ng pag-asa na muling pagkabuhay. Ang kinakailangan natin ay ang maniwala at tanggapin si Kristo sa ating buhay. Yung isurrender natin ng ating buhay sa Kanya, tumalikot sa pagkakasala. Siya ang mag-drive, magpatakbo ng buhay natin. Isurrender natin sa Kanya ang ating mga problema. Sabi sa Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, then He who raised Jesus from the dead will give life to your mortal bodies. Ang sabi, will give life to your mortal bodies. Hindi sinabing, will give life to your dead bodies. Ang sabi, magbibigay ang Espiritu ng buhay sa mamamatay mong katawan. Hindi pa patay yung katawan. Kasi yun ang biyayang pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay. Hindi lang kapag tayo namatay, kundi habang tayo nabubuhay. Para bigyan tayo ng sikla, para bigyan tayo ng pag-asa. Katulad ng narinig nating pag-asa at sigla na ibinigay ni Kristo sa dalawang disipulo matapos sobrang malungkot dahil sa pagkamatay niya. Kaya pala, ganun na lamang ang pakiramdam natin. See? Hindi pa maliwanag sa kanila na si Kristo nga yung kaharap nila. Ganun na yung pakiramdam nila. Kaya natin sineselebrate ito eh. Sapagkat hindi pa man tayo patay, napaghahandaan natin, napaglalabanan na natin ang kamatayan. Kasi sa totoo lang, tapos na ang laban. Ang sabi ni Saint Paul, as regards the resurrection, O death, where is your power? Where is your victory? Where is your sting? Umisip po kayo ng pinakamatinding problema na pwede nating maranasan. Lagi ko sinasabi ito, di ba kamatayan? Kaya nga lagi natin sinasabi habang may buhay, may pag-asa. O ano yun? Pagpatay na, ala na. Ang pinakakapangyarihan ng kasalanan, kamatayan. Kaya nga yun yung binigay ng demonyo kay Kristo. Nag-super science siya. Oh, mag-combine forces na tayo. Patay si Kristo. Yun yung pinakakapangyarihan niya. Kaya tuwan-tuwa sila. After 3 days, Jesus is back. Patay na. Doon na-realize ng demonyo, yun niya kaya si Kristo. At yun ang alam ng demonyo. Kapag nakikita ang isang taong tinanggap si Kristo sa buhay niya, this man reminds him, the devil, of his defeat more than 2,000 years ago. Kaya ang ginagawa ng demonyo, pinapasinungalingan yon. Eh kung si Kristo nga eh, gusto niyang bigyan ng identity crisis eh. Kung talagang Diyos ka, Diyos na nga yun eh. Tatanungin mo pa kung talagang Diyos ka. Ganun ang demonyo. Eh lalo na tayo. Bibigyan niya tayo ng identity crisis. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Ayaw na sa'yo ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Kasi alam ng demonyo, kung magpapakatotoo lang tayo sa ating identity, hindi niya tayo kakayanin. If the Spirit of Jesus dwells in us, dapat yun ang lagi nating maisip. At maisip natin yon kapag nakasurrender kay Kristo ang buhay natin. Ang lagi nating maisip, tapos na ang laban. O sige, kayo, naka-experience na sigurado kayo ng laban ng inyong paboritong kupunan. Halimbawa, Hinebra, replay na lang. Alam nyo, panalo yung Hinebra sa laban. Eh, hindi nyo napanood yung laban. Nireplay ninyo. Nireplay. Eh, habang nanonood kayo, nadadala kayo. Eh, nahaagawan. Lamang yung kalaban. Ha? Madadala ka. Pero, i-remind mo yung sarili mo. Uy, pagkanta nga. Panalo ka na eh. Replay na lang yan eh. So, dapat ganun ang sasabihin natin sa Diablo. Sinungaling eh. Tapos na ang laban eh. Talo ka na eh. Kaya ko problemang ito sapagkat nakasurrender ang buhay ko kay Kristo. Kanina may salubong. Alam niyo yung salubong? Di ba? Yung inaalis yung lambong kay Mama Mary. Alam po ninyo, kanina sinabi ko dun sa nanay ko, bakit ganun ang tinuro mo sa akin? Ang turo sa akin dati ng nanay ko, kapag may salubong na, anak, bata pa ako, pray ka para yung lambong sa ulo ni Mama Mary hindi hanginin. Pray ka. Di nagpe-pray na ako.
Anak, pray ka para yung lambong sa ulo ni Mama Mary makuha at hindi sasabi dun sa corona. Hindi, pray na ako. Anak, pray ka pag nakuha na mula sa corona at smooth yung pagkakakuha, maipardible nung anghel na bata. Hindi, pray ako. Anak, pray ka para mailagay dun sa lobo at iparin ng lobo. Hindi, pray ako. Anak, pray ka para yung lobo ay huwag sumabit sa alambre dun sa mga kuryente. Hindi, pray ako. Kasi kapag hindi nangyari yung mga sinabi ko sa iyo, anak, anak, mamalasin tayo. O, isipin po ninyo yung torture sa akin ng nanay ko nung bata pa lang ako. Nakikita ko pa lang si Mama Mary nakalambog. Kinuko pa lang. Nakuha na, pinapardibli na. Ay, naku, 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 naku. Malagay sana sa lobo. Nilipad na ng lobo. Naku, huwag sasabit ang lobo. Nakita nyo na? Eh imagine kung hanggang ngayon, tawa kayo ng tawa, parang ganun din yung naisip nyo, di ba? Parang ganun din yung naituro sa inyo, di ba? Mali yun, mali yun. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi pa tapos ang laban. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kaligtasan natin buong taon, nakasalalay doon sa lambong. Ay, naka, mahirap yan. Hindi ako aatin ng salubong pagganaw. Eh lalo na nung yung nangyari sa amin nung isang taon. Kung nandito kayo sa salubong namin nung isang taon, nangyari ganun rin. Yung batang pinapractice, nung practice okay, nung nandiyan na ayaw na, ayaw na, ayaw ko. Eh kung ganun yung pananaw mo, mabubuisit ka sa bata. Sipin naman nanay niyan. Eh di buti na lang, may pumalit na bata. Eh nakuha yung lambong, di ba? Hindi ka na ganito sa bata. Eh nakuha na yung lambong yung isang bata. Eto na lang, nakuha na. Hinahanap yung lobo, yung lobo, yung lobo, yung lobo. Wala yung lobo. Bakit? Yung matanda na naka-assign sa lobo, nakatulog. O magagalit ka naman sa matanda. O di ba? Isipin po ninyo kung diyan nakasalalay ang lahat. Wala na. Basta, lagi mo isipin, tapos na ang laban. Kaya wala tayong problema na hindi kakayaning mapagtakumpayan. Kahapon, nakaranas ako ng pagkamatay. Siguro, nagpanik na yung mga kakilala ko, nagtetext sa akin, wala talaga akong reply. Yung iba, tumatawag, ayoko sagutin, hindi nga ako kumain. Bakit? Wala pa akong sermon. Totoo. Ang misa, 8 p.m. 6:55 na, wala pa akong sermon. Sabi ko, patay. Patay talaga. Alang sermon eh. Imagine that. Mula alas 6 ng umaga, gumising na ako. 6:55, wala pa. O ilang oras yun? Tagal. Kahit isang paragraph. Wala. So ang ginawa ko, pumunta ako dito para magdasal. Hinapon ng backup, tulong kay Lord. Dito talaga ako nagdadasal. Itong mga kwaresma, mahal na araw, dyan lang sa sacristy. Bakit? Ayaw ko dito. Hindi ako makapagdasal. Kayo ha? Yan pala sasabihin ko sa inyo. Yung mga bumisita dito, hindi niyo ako pinagdasal sa loob ng simbahan. Nagdadasal ako, magpapapicture kayo. Nagdadasal ako. May iba sa inyo, nagpapakumpisal ako, magpapapicture. Nangumpisal, makapagpapicture lang. Eh kapag nangumpisal ka nga, ayaw kong tinitingnan yung mukha mo eh. Kahit face to face na eh, iniiwasan ko. Tapos biglang, selfie tayo. Kaya doon na lang talaga ako nagdadasal. So, pumaba ako ng sakristiya mula sa kwarto ko. Natsambahan ko. Nandun yung mga bulaklak natin ngayon. Ayan, yung mga bulaklak. Nandun kasi, this was arranged the other day pa para hindi malanta, nilagay sa sakristiya na aircon. So I suddenly found myself surrounded with these beautiful flowers. Eh yung scent, yung amoy, alam mo ako. Sabi ko tuloy, para ako nakaburol. Pero totoo, yun naman talaga ang ramdam ko. Totoo, big deal sa akin yung sermon, lalong-lalo na ang daming pumupunta dito. Sabi ko, patay. Ala talaga eh. Wala. Masakit na ulo ko. Nanghihina na ako. Parang may lagnat na ako. So, ang ginawa ko, lumuhod ako. Sakto, nandun yung Banal na Santissimo. Kasi yung Santissimo, yung Blessed Host, hindi nagkasya sa tabernakulo nung Biyernes Santo. So, yung iba nandiyan sa sacristy. Sabi ko, sakto Lord, nandito ka. Exact words, nung nakaluhod ako, Lord, 7 p.m. na, 8 p.m. yung misa. Wala pa rin po akong humilya. Kayo na po ang bahala. Hindi ko na kaya. Mahirap sumumpa. Pero please, maniwala kayo. Totoo. Wala pang 5 minuto. Lord, salamat. Kasi pop, 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 pop. Wala pang 5 minuto. Lord, salamat. Tumayo na ako kasi mag-aalas 8 na. Nag-type na ako sa laptop ko. Nabuo yung sermon na ito.
How can you explain that? Yung sinasabi ko sa inyo ngayon, ni hindi ko naisip bago ko pumasok ng sacristy, bago ko lumuhod. How can you explain that? How? How? Kapatid, may naranasan ka bang problema na halos pumatay sa'yo? O kung may maranasan kang problema na halos papatay sa'yo, tandaan mo yung karanasan ito, ha? Sumuko ka sa Diyos. Maniwala ka sa Kanya. Di siya magpapabaya. I assure you. Gustong-gusto ko nga yung pagtatanong ni Kristo kay Martha, saan nakalibing yung kapatid mo? Eh, alam naman ni Kristo kung saan nakalibing. Eh, bakit tinanong pa niya? Gusto niyang magkusa si Martha na isama siya. Na para mong sinasabi ng Panginoon, Martha, masyado mong dinadala yung problema mo mag-isa. Samahan kita. Nasaan yung problema mo? Nasaan? Ayun! And the Lord is telling you right now, may problema ka sa asawa mo? May problema ka sa sakit mo? May problema ka sa pamilya mo? Sama mo ko. Sabay nating dadalhin ang... Yun naman ang sabi niya, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng pahinga. Eh si Martha, Lord, apat na araw na siyang patay. Mahaling aso na. Para bang na nating puntahan? Parang ikaw, parang ako, parang tayo. Lord, stage 4 na eh. Lana. Kaya sasabihin mo sa may stage 4, ipagpasa Diyos mo na lang. At parang sinasabi mo yun na, wala nang pag-asa, ipagpasa Diyos mo na lang. Ganun tayo. Lord, ang tagal ko ng problema ito, hindi na magbabago ang asawa ko. La, hindi na kami mag-akaayos ng kapatid. Lord, sad-sad na yung negosyo. Eh, yun nga yung gusto niya eh. Imagine, nung namatay, naghintay pa na tatlong araw, pwede namang nung namatay, buhay agad eh. Yung pakakabahing ka. Actually, may mga nagtetext sa akin, mga kaibigan ko. Excited ako sa sermon. Bakit? Wala pa nga eh. Ganyan naman palagi, paghirap na hirap. Biglang ibibigay niya. Gusto ng Lord ganun. Minsan, kasi kapag ibinigay niya yung tulong, hindi mo ma-overlook, hindi mo kailanman makakalimutan. Eh si Lazaro nga eh, pinuntahan ni Kristo, patayin na eh. Pwede naman niyang puntan habang may sakit eh. Ano ang sabi ng Panginoon? Nangyari yon upang dakilain ng tao ang Diyos. Pagkatapos kong makagawa ng sermon, luhod ako, Lord, buhay kang talaga, gumagalaw kang talaga, kumikilos kang talaga. Kapatid! Bakit ito ang magiging sermon ko kung hindi ito ang gustong ipasabi ng Panginoon sa iyo? Ikaw na mayroong pinagdaraanan ngayon. Ikaw na mayroong pagdaraanan. It's just a matter of time. Lagi mong isipin to, ha? Muling nabuhay si Jesus. Ang ibig sabihin ng muling nabuhay si Jesus, Diyos Jesus, lahat kaya ni Jesus. Imagine, yung simbahang ito, tagal na nito. Ang dami nang naninira dito. At alin na lang natin yung naninira sa labas? Sa labas na yun eh. Ang bahay mas nasisira, hindi sa labas, kundi sa loob. Anay. Mas sumisira ng bahay ang anay. Ang dami nang naging anay sa simbahang ito. Alam natin, Santo Papa, Kardinal, Obispo, Pare, Madre, nasira sa kapangyarihan, nasira sa pera, nasira sa babae, nasira sa lalaki. At hindi lang kami, kasama kayo dito. Hindi ko alam kung aaminin mo, pero aaminin ko, naging anay ako sa simbahang ito. Ang dami nating anay, pero nakatayo pa rin. Bakit? Makapangyarihan ang nagtatag nito. Ang sabi niya, hindi makapananaig ang kapangyarihan ng kamatayan ng kasalanan ng simbahan ko. Hindi tao ang nagtatag nito. Again, muling nabuhay si Kristo, ibig sabihin nun, lahat ng sinabi niya totoo. Lahat ng nasasad sa Bible, I will be with you always until the end of time. Malimot man ang ina ang anak niya, hindi kita kakalimutan. Mahal na mahal kita. Mas malakas ang pwersa ng mga panig sa'yo kaysa laban sa'yo. I will never, ever leave you nor forsake you. Ang dami niyan. Wala isa man dyan ang hindi totoo. Bakit? Sinabi ni Kristo yan. Ang Diyos, hindi po pwedeng magsinungaling yan. Ang kinin mo kapatid. Ang kinin mo. Ito sana ang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Let us all be glad
muling nabuhay si Jesus para sa iyo.